nyo panoodin yung clip na to. Panoodin nyo. Na si Sanya Lopez na nga raw ang gaganap na bagong Darna. Kabas na, by the way, it's James. So ngayon mga kabayabas, sa pag-uusapan natin ngayon ay napaka-trending nito sa social media o kahit saan site nakikita mo ito lalo pag nasa internet ka. Lalo-lalo sa mga sulok na mga iskinita natin, trending talaga to. Dahil nga si Liza Soberano ay nag-withdraw on a leave of umalis siya sa pagiging Darna niya. Dahil may kadahilan naman, lahat naman ng bagay pag nawawala may dahilan yan. Lahat ng bagay pag may dumarating may dahilan yan. Sa mga kabayabas, siguro nga hindi para kay Liza Soberano yung pagiging Darna. O alam naman nating lahat o lahat ng nanonood sa akin na maganda si Liza Soberano. Makinis, matangos, nang basta napakaganda ni Liza, pero wala akong masabi sa kanyang agandahan. Ako sini crush ko nga siya, pero umamit siya sa akin na crush niya rin ako. Ganun ang kagwapo. Nabasa ko lang to sa manager ni Liza Soberano na also si Oji Diaz. Ito yung sinabi niya. Kasi nga, unang-una nagdadalawang isip si Liza Soberano kung aalis ba siya sa pagiging Darna. Kasi naumpisa na yung pagtitaping nila sa Darna. Tignan niyo, panoodin yung clip na to. Panoodin niyo. Nyo, lumipad na si Liza Soberano sa pagiging Darna. So, ibig sabihin, may naggastos na sila sa proyektong ito. By the way, guys, yung Darna na to sa mga hindi nakakaalam, ito ay hindi teleserye. Ito ay hindi mga araw-araw papalabas sa TV. Kasi yung Darna na to ay movie. So, ibig sabihin, sa sinehan siya ipapalabas. Kasi marami nagtatanong, nakakaala nila gagawing teleserye yung Darna na to. Pero ang totoo, hindi po siya teleserye, guys. Movie siya sa sinehan siya papalabas. Yun lamang, trivia. So, yun na nga, bali, babalik tayo sa sinabi ko anino sa also sa manager ni Liza Soberano. But nga pa siya hindi nag-Darna na. Kasi nga, una ka na usap niya nun si Sir Oji Diaz. Sinabi niya na parang hindi niya nakayang gampanan ng pagiging Darna kasi nga yung nangyari sa kanya sa bagani, injury nga yung kamay niya. Ito yung picture. Yan na yung picture, putik na yan. Liza Soberano, ano na, wala kang makeup pero ang ganda mo pa rin. Sasagutin na nga kita. Ayun guys, bali na yun, nakita nyo na nga yung picture, di ba? Bali, injury talaga siya ng heart. Hindi naman siguro sa nag-i-inart si Liza Soberano. Tsaka guys, bagay sa kanya mag-inart, ang ganda niya. Hindi naman kagaganda. Anong iba dyan? Hindi naman kagaganda, ang arty pa. Tapos ayun, nabasa ko, nag-aalala pa nga siya kung mag-live talaga siya o mag-withdraw siya sa pagiging Darna niya. Kasi nga, iniisip niya yung pamilya niya, di ba? Liza Soberano, ang ganda niya, ang bait pa. Diba? Naisip niya yung pamilya niya kasi nga nagdadalawang isip siya kung bibitaw siya sa Darna. Baka hindi na siya bigyan ng ABS-CBN ng project. O kahit naman hindi siya bigyan, syempre sa GMA posible namang hindi siya tangkapin. Pero alam naman natin lahat na love na love si Liza Soberano ng ABS-CBN. Kaya posible hindi magawin. Syempre ngayon, parang confidential lang na nangyari kay Liza Soberano na naka-injury siya dito sa may kamay niya. Also yung nakita nyo kanina sa picture. Naka-injury siya kaya siguro hindi niya na natuloy yung pagiging Darna niya kasi baka nga lumala. Kasi alam niyo naman yung mga Darna. Darna! May ganun-ganun sa mga Darna. Siyempre, di mo masasabi yung disgrasya. Kaya hanggat sa maaga, si Liza Soberano ay nag-live na o nag-withdraw sa pagiging Darna niya. Kasi, kumbaga, advance siya mag-isip ba? Siyempre, mamaya nga, mas lumala pa yung injury niya. Pwede mas talo pang mahirap yun, di ba? Pwede pang mapatulan. Kasi nga, ang tagal nang ginagamot ng injury ni Liza Soberano sa medaliri niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagagamot, di ba? Almost kalahating taon na, guys. Kaya siguro nag-live na lang siya o nag-withdraw sa pagiging Darna niya. Kasi nga, dahil doon. Pero Liza Soberano, kung mapapanood mo man to, Posible o imposible? Bibitawan ka ng ABS-CBN. Sa ganda mong yan, talented ka pa. Sus, bagay. Hey, tayo. Kaya naman ngayon, naghahanap ang ABS-CBN Star Cinema ng bagong gaganap na Darna! Tsaga, di ba kung alam niyo naman kung alam niyo si Liza Soberano, ang hinihin magsalita ni Liza Soberano. Paano kaya pag dilok niyo ba ito? Ang ginagawa mo. Darna! Siguro ganun siya magsalita. Ano, sobrang hinihin ni Liza Soberano. Guys, bali ang final decision ni Liza Soberano na mag-withdraw siya sa pagiging Darna niya. Ito yung clip. Hindi mo na gagawin ang Darna project. Nakakalungkot mag-isipin Liza Soberano na hindi na ikaw magiging Darna. Pero magiging masaya naman ako kung magiging ayos ka at maganda yung kalagayan mo. Love you, baby Liza. So ayun nga guys, bali naghanap na nga ang Star Cinema o ang ABS-CBN ng bagong gaganap na Darna. Pinagpipilihan nito si Catherine Bernardo. Ay! Wala si Catherine. Abali si Nadine Lustre, Ercin Saga, Maa Salvador, Arce Muñoz, tsaka si Sanya Lopez. Yan. Lima sila yung nakita ko, alam ko. Pero may nabasa ko sa may Facebook na si Sanya Lopez na nga raw ang gaganap na bagong Darna.
Daw. Pero ito, nabasa ko sa Pinoy History. Di umano'y napag-usap ng araw ang ABS-CBN Star Cinema sa collaboration sa isang exclusive talent ng GMA 7, si Sanya Lopez. Na isinigaw ng madlang people na bagay gumanap bilang Darna. I'm loyal with the Kapuso Network. Kung ano ang desisyon nila, susunod ako. Utang na love ko ang lahat sa GMA 7. Salamat sa mga taong naniniwala na kaya kong gampanan ng pagiging Darna. Sino bang hindi pinangharap na gampanan ng sarili nating superhero? Patuloy po sana nating suportahan ang pinikulang Pilipino kahit sino pa ang gumanap nito. Sanya Lopez, your thought. So ayun guys, kung totoo man itong nasa Pinoy history na to, napakasaya ko para kay Sanya Lopez, yung pangalawang baby ko nga. Also si Sanya Lopez nga. Diba? Para sa Archa talaga na pagiging Darna ngayong 2019. Kaya sayang nga lang guys na pinataw ka din na kasi nga naumpisa ng ano, Bebe Liza, yung pagiging Darna. Actually lumipad na nga siya, diba? Kasi wala eh. May injury siya, kaya respetuhin talaga natin. Ayun guys, balik kung si Sanya Lopez nga talaga ang kukunin ng ABS-CBN Star Cinema sa mga project na Darna. Hindi naman ibig sabihin na nilipat na si Sanya Lopez sa kabilang network. Hindi po ganun yun. Tinatawag silang collaboration. Ngayon, gaya namin mga YouTuber, diba? Minsan ito, channel ko, tos channel niya. Pwede kami mag-collab. Hindi naman ibig sabihin, nag-collab kami sa akin yung challenge at nag-channel ko sa kanya na rin. Hindi naman ganun yung kasabi ni Sanya Lopez na kung anong magiging show ng GMA Artist o ng GMA 7 sa collaboration na yun ay direspotohin ni Sanya Lopez. Kasi nga, ang laki ng utang na loob sa GMA. Basta ako rin, boto ako ay Bebe Sanya na maging Darna siya. At kung sino naman ang magiging Darna, supportahan natin lahat, along lalo ng Pilipino. Sabi nga nila, support local. Ganon, lokal-lokal. At saka ang dami ng artista sa 7 na gumanap sa Star Cinema. Gaya nila din ng Blantes, Janeline Mercado. Pero hanggang ngayon, di ba 7 pa rin sila? Kung baga ganun lang talaga, pwede makipag-collaboration ang ABS-CBN sa GMA pag gumagawa ng movie. Hindi naman porque tayo pag-collab na lumilipat na si Sanya. Hindi po ganun yun. Pwede rin makipag-collab ang GMA 7 sa ABS-CBN, di ba? Pag-ulit ako. Kasi nga sa mga taong hindi nakakaintindi dyan. Diba? Sa ito, may nabasa akong comment sa Pinoy History. Galing kay Angel Iris Anias Colasco. Mag-ingap na lang kasi ang ABS-CBN dyan sa movie na yan. At ibigay ang credit sa GMA Network nang matapos na. Madami sa GMA Artist Center ang fit for role. Na role of Narda Darna. Hoping na makuha ng GMA Network yung movie na yan. Kung ayaw naman nila bigay, kuhain na lang nila si Vice Ganda para sa role na yan. Maiba naman. So parang na-joke dito si Angel dahil kay Vice. Ayun. So ayun guys, wala nga sinasabi ko sa inyo kahit naman sa ABS-CBN magawa yun, supportahan pa rin natin kung maka 7 ka. Lalo natin supportahan lalo kung si Baby Sanya. Ayun guys, bali para sa akin, gusto ko ang gumanap na Darna ay si Sanya Lopez. Ito ay para sa akin lang naman, ewan ko sa inyo kung sino. Tsaka marami rin akong nababasa na gusto nilang gumanap si Sanya Lopez. At ito nag-post pa nga yung kapatid niya si Jack Roberto ng ano sa IG niya na pang Darna si Sanya Lopez. Ayun, edit lang naman. Ang caption niya doon, at Sanya Lopez. Ayun naman itong nababalitaan ko. Bida-bida ka na sa Twitter. Hi, bida-bida. Sino kaya nag-edit nito? Kailangan ko nang mahanap ng pamalo. Pamalo ko sa lalong madaling panahon. Kasi nga naman na, bida-bida siblings. Kaya ganun sila lalo pag nagpapasig si Sanya. Laging ganun si Jack Roberto. At least diba ang cute naman ko pala. Tapos nag-comment dito yung mga tropa nila na si Gerald Napoles. Brad, agree 100%. O nang. Diba? Bagay talaga kay Sanya Lopez ang pagiging tao. Tignan nyo yung picture, oh. Oh. Bakit talaga kay Sanya Lopez sa pagiging Darna? Ito naman, galing sa Twitter, galing kay Minka. The perfect Darna for me is no other than Sanya Lopez. Her acting in Encantadia is super B. Hashtag bonggang Darna. Ogs, man. Tapos meron akong nakita dito mga picture ng Darna simula ng 1951. Yan, dito yung picture. 1951, 1962, 1965, hanggang 2009 ngayon nga kay Marian Rivera, diba? Sino kaya ang susunod na Darna? Dahil nga ang huling gumayap na Darna ay si Marian Rivera. Ngayon, sino kaya? I hope Sanya Lopez talaga. So, una talaga nang dapat kay Angel Oxin yung unang Darna. Kasi nga, nagkasakit si Angel Oxin dito sa likod niya. Kaya hindi niya natuloy. Tapos kaya pinasa kay Larry Soberano. Tapos naman ngayon, si Larry Soberano may injury sa dalire. Kaya hindi naman. Nag-withdraw na naman si Larry. So, dalawang beses na nangyari. Sino ko na yung susunod? Sana naman susunod? Ikaw na talaga. At hoping ako si Baby Sanya Lopez yan. So that's it for video for today guys. Sana nag-enjoy ka, sana may natutunan ka, sana natuwa ka sa akin. Ang kakornihan. GMA 7 and ABS-CBN and Sanya naman talaga yung kunin nyo. Para sa akin kasi bagay na bagay talaga sa kanya yung magiging Darna. And kung nagustuhan itong video to, mag-like, comment, and subscribe. At saka kung gusto nyo talaga si Sanya Lopez bilang Darna, comment nyo sa baba, magkaisa tayo. And
Halo Mia social media account, Facebook at Instagram. Yung Esperante po yan, para di kayo mahirapan. Nasa description box po lahat dyan. At pag nagsusunod po kayo, makalabi nyo na rin po yung notification bell para manalabay ka sa aking every upload. Bye guys, see you on my next video. Bye!